sinadya talaga namin magpagabi. Dahil di ba ang sabi dito sa Intramuros, maraming mga kung ano-anong aniknik ang nakikita. Oh! Totoo, tao siya, ha? Dito sa Fort Santiago, minit namin ang paranormal expert na si Miss Jade Martin dahil may kakaiba daw siyang love story na ibabahagi sa amin na nangyari dito mismo sa Intramuros. E paano niyo po na-discover yung ganyang talent niyo sa paranormal? Matagal lang ako. Memories naman natin nag-start when we're 3 years old. Uh-huh. So kahit sa loob ng bahay, marami akong nakikitang weird. Before, kinoconsider ko as normal kasi hindi naman ako natatakot pag nakikita ko. Miss Jade, lagi po ba kayong bumibisita rito sa Intramuros? Every week, nandito ako kasi nag-tour guide ako dito sa place. And at the same time, I have a very strong attachment here na kahit walang tour, kahit walang sadya, pinupuntahan ko talaga yung place just to feel explore it. Explore. Nakita mo daw dito yung past life mo. Mm-hmm. Wow, kwento mo naman. Ano yun? Bata pa lang ako, attracted na ako sa Intramuros eh. Attached na ako ever since. So, recently naman, it was just this year when I decided na mag-conduct ng ghost walk. Ito mismo sa lugar ni Intramuros. Ghost walk? Ghost walk. Ghost walk? Sino po si Scott sa past life? Sa Scott Daniel, sa past life ko, is a soldier na naging boyfriend ko daw. Sometime this 1958, according to my past life regression. And itong Intramuros, parang nagsiserve ito as baluarte namin dalawa kasi dito nabuo lahat eh. And at the same time, kaya ko ginagamit yung term na baluarte for us kasi yung wagas na pagmamahalan daw na nangyari between us is kasi tibay ng baluarte ng Intramuros. Wow. Eh ano po nangyari after? Bottom line is, yung guy nagpakamatay dito somewhere sa Intramuros. Okay. Somewhere outside Fort Santiago. And I was able to capture a photo of him, a very clear one, dito mismo sa loob ng Fort Santiago. Alam mo, si Scott nandito, binibigyan kanyang flowers, no? Meron ako na-encounter na ghost na naglilinger sa Intramuros. Naisipan kong gayain yung mga kagrupo ko para mag-investigate sa Fort Santiago. Ako, naisipan ko na pumunta dun sa harapan nung cross kung saan mass grave ng mga American soldiers during the World War II. Nag-capture ako ng picture using my phone. Nung in-upload ko siya sa Facebook, maraming nag-comment, sinasabi niya na-capture akong entity. Nagkaroon ng mga events sa buhay ko na nag-bother sa akin. Madalas ko siyang napapanaginipan in black and white. Nakikita ko nag-aabot ng bulaklak. In one of the dreams, naglalakad kami sa ibabaw ng wall. Ang sabi niya, ang pangalan niya is Lieutenant Scott Daniel. After ko mag-undergo ng past life regression, doon naglinaw lahat ng mga nag-gather kong research, mga information. At the same time, yung mga parang pakonti-konting memories na bumabalik sa isip ko na parang deja vu. Ang nakita ko sa past life regression ko na years 1958, and I was Emiliana then, isa akong singer sa isang club somewhere in Intramuros. We became acquainted until nagkaroon ng romance between us. So what happened after that is, parang nawala siya ng matagal. Hinihintay ko siyang dumating, magpakita uli. It was so sudden that he disappeared. And last hint, nagkakagulo daw sa isang puno sa labas ng Fort Santiago. It turns out, may nagbigting guy, which is Scott. So yun yung nakita ko sa past life regression ko. Doon.